Hey guys, what's up? Going to Bacolod. Kasi meron na naman po kaming unplanned. Unplanned na naman na doon matutulog sa bahay sa Bacolod. May sinusundan po tayo ngayong pickups. Yan, makikita nyo naman, medyo basa-basa pa yung daan dahil umulan. Pagagaling lang po ng ulan kanina. Dilim. And then first time po namin bumiyahe ng madilim na at doon pa pupunta sa Bacolod. Excited po ako kasi po, first time yung matulog doon na yung pagbiyahe namin is madilim. Kasi usually pumunta kami doon umaga eh. Kasi sabi ko naman, okay lang kasi. Maganda kasi mag-travel ng gabi dahil hindi naman siya na mainit. Hindi na mainit. Ayan. No main aircon. Oo. So, ayan. Okay, sa La Carlota. So, from La Carlota to Mansilingan, it takes siguro mga 1 hour pa po yung biyahe. Time check po is 7:01 in the evening po. Excuse. And so nandito na po tayo sa La Carlota City. So approaching La Carlota City. Dito po kami dumaan ngayon. Malapit na kami sa sa Morsha. Dito po kami dumaan ngayon sa papuntang Morsha na Morsha na daan na So it's already 8 p.m. na po kasi hindi naman po ako mabilis magpatakbo. Hindi naman po ako mabilis magpatakbo. So 8 p.m. na po. So mula na umalis kami ng bahay ng 6 o'clock. Hindi ako mabilis magpatakbo. Ayan, madilim na po sa daan. Wala po kasi yung street light dito eh. Sa unahan po, yun na po yung Morsha. Morsha na lugar. So, kailangan natin mag-high beam pa konti-konti. Ayan, ganyan. Para po, makita natin yung kasalubong kasi wala pong street light dito. So, low beam natin kasi. Maliwanag. Pero sa ilaw niya, maliwanag din. Mm-hmm. Ay! Sorry. Ayan, nag-globe yun na. More siya na po tayo maya-maya. Ang konti. Approaching Morsha. Okay, this is Morsha, guys. Okay, this is Morsha. Okay. Sa Morsha na tayo.
So, malapit na tayo sa Mansilingan. So, Mansilingan. Malapit na tayo sa Mansilingan, guys. Ayan. Magluluto pa po kaming ulam. So, dapat munggo po yung ulami namin. So, hindi na lang munggo. Ulami namin ay bihon. Wala, sawa na kami sa munggo. Lagi na lang munggo. So, bihon na lang yung ulami namin. Parami. So, mabilis. Tapos magsasain na lang kami. Yan, ganun. So, napoko na siya. Tapos, straight ahead. Pagka maya-maya, Coca-Cola Company na po. Coca-Cola. Magawaan po ng mga Coke. Magawa ng Coke sa unahan. Yan. Ganda po ng ano dito na ng highway dito kasi may ano, may ilaw sa gitna. Ayan, no, makikita nyo yan, guys. Na parang feeling ko nga, parang sa airport ko lang makita eh. Pero hindi ko alam, paggabi pala ganito yung tsura. May ilaw sa gitna. Ayan. Yung mga bata po sa likod, tulog na. Kasi sleeping time na nila ngayon. So, wala namang ano, hindi naman kami nagmamadali masyado, wala namang order, so pinag-napag-isipan po namin na matulog sa bahay. Because we're tired. Because we're tired. Be English. We have to turn left. Patiently waiting lang tayo dito. Okay. So, ito na kami. Yay! So, malapit na. Ito na po yung aming ano. Malapit na kami sa aming bahay. We're almost there. In our house. Malapit na tayo sa S-Home 6. Ang una pong subdivision na makikita natin, ay hindi pala makikita. Ito sa right side ko is S-Home 4. Ayan po. Yung sinusundan natin na yan na kotse, yan dyan tayo liliko. Ayan. We're here. S-Home 6. Good evening! Yan. Ang gagalang ng guards dito. Mayong gabi! Sabi niya, mayong gabi! Sa English, good evening! Ah. Tayo sa aming bahay. Hindi, good afternoon! Malapit na tayo sa aming bahay, guys. Yan. Okay. Para ako, okay. Oh, yeah. It's already 8:35 in the evening. Sana. 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 Sana
damo tong kalokan niya. So nandito na tayo guys sa aming bahay. Okay, dito na tayo. Yay! Sa aming bahay. Good evening! Yan. Nag-unplanned na naman kami, Joy. Yan guys, nandito na kami sa bahay namin. Yan. So, kukunin namin itong susi sa harap ng bahay namin. Ayan, guys. Bahay nila ni Joyce.